I'm Romeo Guan of yung Boss Fan Channel. Ngayon po, pag-usapan po natin no, Boss Power Tools or Power Tools na not working. So, so panilang-panilang-sip na tayo ngayon is 60. Diba? 60 na tayo ngayon. 60. Pwede na po tayo konti. So, habang nag-aantay po tayo ng mga viewers natin dyan, of course, shout out po muna tayo, no? Shout out Bosch Social Group Philippines, so BUGP. So yan, meron na po tayong 6 kagad na viewers, no? Sige, say present lang. Comment, say comment na rin dyan para mabasa natin mamaya after ng session natin. Choppy sir, choppy pa rin. Choppy pa rin daw, choppy pa rin. Wait lang. Okay na po ba? Hello, 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 hello. Mic test. Hello. Kamusta po yung ano po natin? Yung sound po natin dyan? Please comment ulit kung okay na yung sound. So, waiting po tayo sa sound natin kung okay na. Choppy, choppy, choppy. Hello, hello, hello. Okay na po? Sound natin dyan? Okay na? Choppy pa rin po? Oh my goodness. So, hindi maganda yung ano, headphone natin, no? So, next time po, hindi ko nagagamitin itong ano natin, itong headphone natin. Oh my goodness. Choppy pa rin, boss. Maganda rin itong gawin ko. Wait lang. Patayin ko muna ulit. Okay, so ulit, ulit. Sound check, sound check. Kung okay na po. Sana hindi na, sana hindi na choppy, no? Sana hindi na. Sound check po. Hello, hello, mic test, hello, mic test, hello. Okay na po ba, sound natin? Sir Terry Orita, magaling si Sir Terry Orita, mabilis. Oh, ganun pa rin, choppy pa rin. So, ano kaya to? Oh my goodness, magsisit up ako uli. Sige. Mag-video na lang ako ulit, no? Ano ko muna? Putulin ko muna itong video na to. Abang-abang lang kayo ulit dyan. Pwede na? O, pwede na raw, sabi ni Sir Terry Orita. Pwede na raw, pwede na. May lag ata ang audio. Hihi. Okay na. Okay, sabi ni Sir Brian Coniga, okay na rin daw. Sabi ni Sir Tor Billiones, okay na rin. Okay, sige game. So, ulit, hi, I'm Romeo Hoguan of Myong Boss Fan Channel. Ngayon po, pag-usapan po natin yung power tools na not working. Okay? So, bago po yung lahat, of course, antay-antay pa tayo kunti, madumami kayo din at saka po tayo mag-umpisa. Saglit lang naman po ito kasi nasa 6 tip na po tayo. So armature na tayo, not working na power tools. So shout out po muna tayo. Shout out po sa Bosch User Group Philippines, sa BUGP natin dyan. And of course, then shout out din po sa buong team Boss Power Tools Philippines, no? And maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa amin sa Boss Power Tools Philippines. And then shout out din po sa my Bosch Iski. So yan po, nakausap po na si Sir Gino Flores, si Sir Ronald Sanchez, no? So magbubuo po tayo ng group dito sa Calabarzon. So yan na po yung title natin, Bosch Iski, so Bosch South Culameros. Okay, so magandang hapon sa inyong dalawa or sino pa yung gusto magpa-member dyan sa Bosch Iski, so magsabi lang, join na lang tayo dyan. Then
Shout out na rin sa Boss Eagles. So yan sa Davao. Cebu Blue, of course sa Cebu. Yan. And then of course, huwag natin kalimutan, shout out din po sa pinaka-admin natin, no, si Boss William Go. And sa boss din namin, of course, hindi natin pwede makalimutan si Boss Golden Maranan, okay? Nandiyan din si Michael Jopol, so counterpart natin sa Cebu. Magandang hapon dyan, Jopol, okay? So, of course, walang alisan po. Dyan na po kayo, makinig po mabuti, ha? May ano po tayo mamaya. May exam. So, of course, paunahan. Sa exam, sino makatamang sagot at sino yung naunang sumagot. So, of course, i-review ko yan sa view natin. Tapos, kukunin ko na lang yung account nyo para po ma-register yung points, photo points. Para ma-register po yung points nyo via BE Connected app. Okay? So, 40 points po ito. Limang question po ito, lima. So, yan. Limang question po ito. Mag-ready-ready na po kayo dyan para po paunahan tayo ulit mamaya. Pero after na po ng session natin yan. So, announcement po. Yun niya po. Meron po tayong BE Connected app. So, register nyo lang po yung tools nyo dyan. Maka-avail po kayo ng mga redeem points and redeem gifts. Okay. Then, of course, mga new purchases nyo na mga power tools, register nyo dyan. Then, so many, pwede nyong makita dyan sa BE Connected apps natin, okay? So, sa mga sanay na, alam na nila yan. So, register nyo lang yon para as a record nyo sa Bosch, tulad nun, mga importante dun, yung warranty card or resibo natin, ma-register natin. So, kung in case na mawala natin yan, may record na po kami dun sa BE Connected. So, kahit dun na lang po namin hanapin yung resibo nyo. Okay? So, start na tayo. Huwag na natin patagalin. So, of course, dito po muna tayo sa pinaka-topic natin ngayon. So, ano po ba yung topic natin? So, not working power tools. Okay? So, not working, no? So, 6 step. Armature na tayo. So, done na tayo sa 5th step natin na field coil. Okay? So, kung nakita nyo po, sana nakita nyo yung nakahilira natin dyan. Yan, atras natin konti para makita nyo po yan. So, yan po. Limang armature po yung nakikita nyo dito. Okay? Pati po yung tester natin. So, lima. Okay? So, yan, lima. So, ngayon po, pakita natin yung armature na yan. Base sa depict po nila, sa depict kung ano po yung depict ng limang armature na to. Okay? So, yun po muna unahin natin, papakita natin yung depict ng armature. Of course, ito po yung unang dinampot ko. Ito po yung talagang walang problema, no? So, galing po talaga ito sa unit na gumagana. Okay? So, of course, tingnan nyo po mabuti. Ikot lang po natin saglit. Yan. Okay? So, sana po nakita nyo po mabuti. Yung pangalawa po, ito po yung pangalawa, okay? Sana po makita nyo rin, ha? Okay, dandanin lang po natin pag-ikot para makita nyo po kung ano po yung tsura ng armature natin, okay? So, kung nakita nyo na po, yan po. Kung napansin nyo po yan, yung nag-stop tayo sa ikot, ito po yung commutator. May tama po siya, so yan po yung natawag natin na busted yung commutator. So, shortage na po yan. Okay? So, yan lang po yung isang defect ng armature na to. Kaya po, pinalitan na natin. Okay? So, next po, yung pangatlo. So, ganun pa rin po. Ikot pa rin po natin dandahan. Okay? Okay. So, sana po nakita nyo yung defect nga dyan. Yan. Okay? Kung saan tayo nag-stop. So, ito po yung defect niya. Okay? Yan po. So, shortage naman po yung winding. Okay? Winding naman po yung shortage gap. Kung kanina po yung commutator, ngayon po winding naman. Okay? So, ito po yung isa. Okay? So, yan po. Ikot din po natin. Wait lang. Dito muna ako mag-start. Yan. So, yan.
Okay. Okay. So, yan. Yan. Okay. So, yan po talagang blown out na po yan. So, nag-ano po talaga. Pumutok po yung commutator natin. So, yan po. Pumutok po talaga yung commutator natin. So, yan po yung kadalasan na nasisira sa armature natin. So, of course, mamaya po, sabihin natin kung ano yung dahilan. So, panglima po. Ito yung panglima, okay? So, sana po makita nyo rin mamaya. Wait lang, okay? So, yan muna. So, yan. Ikot pa rin tayo. Okay, so medyo itim na po ito kaya halos hindi nyo po siya mapapansin. Pero kung tutukan po natin ang mata natin, talagang makikita din natin siya. Wait lang. Okay, so yan po. Okay, so kung nakita nyo po yan, sunog na rin po yan. So winding din po yung problema niyan. Okay, winding din po. So kung ano po yung kadahilanan ng mga defect na po yan, of course, yun po yung sinasabi natin na carbon brush. So pag maiksi na po yung carbon brush natin, yan po yung pwede mangyari sa armature natin. So lalakas yung spark. Paglakas po ng spark, of course, iinit yung mga winding, iinit po yung commutator natin. So yun po yung kadalasan pag malakas na yung spark niya. Okay? So ibig sabihin maiksi na po yung carbon brush natin. So okay? So far, yan po yung itsura ng armature natin at saka yun yung mga sira ng armature natin kadalasan. Ngayon, kung bakit may tester po tayo, okay? So of course, pakita ko ng tester, no? Lapit-lapit natin para makita nyo yung pointer mamaya na gumagalaw. So, halimbawa po, power tools natin not working, hindi pa rin siya gumagana, na-check na po natin lahat, switch, cord, connector, brush holder, carbon brush, check na natin. So, ito po yung pinaka last natin na i-check sa armature natin na not working. Ay, sa unit natin na not working, no? Ang armature. Kasi ito na yung pinaka huling winding sa unit natin or sa power tools natin. Okay? Ito na yung pinaka huling winding yung buong armature niya. So, ito na yung pinaka huling nating not working na tools. So, ngayon, pwede po natin i-trace kung talagang open itong fill coil ay armature natin. Kung open po yung winding na to. Kung open, okay? So, dalawang pointer lang po ng tester. Tutok po natin dito sa armature commutator. So, yung isa po dito sa kabila sa akin side. Yung isa po dito. Okay? Hawakan lang po natin yan. Ganyan po. Tapos, nakalagay lang po sa X1 or X10 yung ano natin, yung tester, okay? So, ikot lang po natin yung armature. So, yan po, sana po nakikita nyo po yung pointer, no, ng tester ko. So, tanggalin ko po, ha, yan. Okay? So, ilagay po natin ulit. Yan. Nakikita nyo po ba? Yan. Okay? So, ganyan lang po, hawakan nyo lang, dalawang daliri yan, tapos ikot nyo lang po yung armature. So, pag inikot nyo po yung armature, and then, bumaba yung pointer ng tester natin, hanggang, ikot nyo lang na ikot po. Tingnan nyo lang yung pointer ng tester nyo. Okay? Kung hindi po yan bumaba, ibig sabihin, good yung winding natin, hindi siya open. So, hindi po siya dapat hihinto. Hindi po siya dapat titigil sa kakaandar. Okay? Dapat po gumagana pa rin siya. Umaandar pa rin siya. Kasi nga, hindi open yung winding ng armature natin. Pero pag once na open po yan, pag lagay natin ng tester natin ganyan, at bumaba yung pointer, kakaikot natin bumaba yung pointer, yan po yung open winding ang armature natin. So, yun po yung cause na hindi po siya gumagana. Okay? So, yun po yun. So, ganun din po sa iba. Ganyan pa rin po ang mag-trace. Kahit anong armature yan, ganyan pa rin po. Ikot nyo lang. Okay? Ganun din sa kabila. Okay? Lagay nyo lang yan. Ikot nyo lang. Okay? So, yan lang po ang pag-testing ng armature natin na not working.
So, siyempre, pag-spark, of course, working pa rin siya, pero yun niya, nag-spark na. Okay? Or, umaamoy na sunog, mabagal na umikot. So, yun po yung ibig sabihin ng ibang mga sira. Pero, sasunod na po yun, sasunod na po. Ang focus po natin ngayon is not working na mga parts. So, kung paano po i-check, okay? So, yan lang po pag-check ng armature natin. Okay, so yun po, kailangan po talaga natin ng multi-tester. So, dana po tayo sa ano natin, no? Sa may 6 tip ng not working na power tools. At saka not working power tools natin, tapos na po tayo dyan. So, proceed po tayo sa susunod na problem ng power tools natin. Okay? So, tabi na po natin yung armature natin. Then, yun nga po, of course, tuloy natin yung tip natin sa cordless, no? Sa cordless, okay? Tuloy natin yung tip natin sa cordless. So, okay? So, mayroon po tayo dito cordless, okay? So, GBH-180-LI ito, okay? So, nakasalpak na po yung talim. Yan na po siya. Ngayon po, ito yung battery, okay? Ito rin po yung isang battery niya. So, yun nga po. Mayroon po tayong 6 factors affecting battery performance and charger, of course, di ba? So, ito yung natawag natin na cordless care and maintenance. So, ngayon, of course, galing sa box itong tools natin, kabubukas lang natin. So, first tip, o kaya unang factor, so ito yung tinatawag natin na 6 factor, no? Affecting battery performance and charger. So, unang factor, of course, pag bukas natin ng tools natin, lalo na kung cordless. So, kitang-kita mo yung unit, kitang-kita mo yung dalawang battery, at saka yung charger. Okay, di ba? So, kita natin yung charger na yan pag bukas natin ng tools natin sa box. So, first factor, of course, sasaksak natin yung charger natin. Ita-charge natin yung battery. So, ito yung unang factor natin. Kailangan po, sa first charging po natin, ipu-full charge po natin yung dalawang battery. Okay? Bago natin gamitin. So, yan po yung first factor. Okay? Full charge yung battery ng mga bago po natin gamitin. So, pangalawang factor po natin is relax natin yung battery. So, relax po natin yung battery, no? Of course, full charge, tanggalin, relax, pahinga. Tanggalin yung charger, pahinga din yung charger bago natin ilagay yung isang battery. Para po talagang hindi siya natin na overuse, overload, or ano pa yung tawag nyo dyan, misuse, okay? So, ingatan din po natin yung charger kasi, of course, galing sa isang battery, kasi charge lang natin, medyo mahaba-haba din yung charging time. So, mainit pa yung mga pyesa natin. So, palamigin din po natin yung charger muna, pahinga din po muna, bago natin i-full charge yung isang battery uli, okay? So, yun nga po, napalamig na natin yung battery natin. Of course, paglamig niya, pwede na po natin gamitin. Okay? Wow, okay daw. Okay. So, pwede na po tayo mag-trabaho. Okay? So, third factor po. Third factor na po tayo. So, iwasan po natin na mahulog yung mga battery natin. Of course, battery, charger, power tools, iwasan din po natin mahulog yan. Kasi pag nahulog po yan, pwede po mag-lose contact yung mga hinang dyan sa mga terminal, sa mga contacts niya. So, pwede po mag-lose yan. Kaya, maapektuhan po yung mga performance ng battery, charger, at saka power tools natin. Okay? So, ingatan din po natin mahulog yan. Then, pang-apat po. Okay? Pang-apat na factor tayo, no? Halimbawa po, i-store nyo na or papahinga na kayo kahit na isang gabi lang, katatapos nyo lang magtrabaho ngayon. Please, advice lang po, tanggalin po talaga yung battery,
wag natin po i-steady sa unit natin. Kahit na isang araw lang po yan, mas maganda pa rin po na tanggalin po natin yung battery natin. Okay? So, yun niya po. Remove battery natin yan. Pag once na hindi na natin gagamitin yung Bosch cordless natin. Okay? Next! Ganun pa rin po. Pang lima. Limbawa po, i-stack na rin natin, i-store natin, lagay natin sa toolbox natin. So, yung toolbox po natin is para sa tools lang talaga. So, tanggalin po natin yung mga metal objects doon na nilagay natin o kaya mga metal na material na hinalo natin. So, yung mga pako, alambre, mga clips, mga wire clips. Okay, so tanggalin po natin yun. Kung power tools po, power tools lang po talaga para po maiwasan natin yung mga short circuit po. Okay? Short circuit sa battery, lalo na battery. So, of course, ang pang-anim na factor natin, ito po yung sinasabi natin na 50 degrees Celsius na init na temperature. So, iwasan po natin na madikit itong dalawang battery natin doon sa may ganun ka init na temperature, yung 50 degrees Celsius, direct or tumagal po siya doon na naka-expose o nakadikit. So, yun po yung panganim na factor natin. So, yun po, kung bakit po nilagay natin yung, nilagay po natin yung GBH-180 natin, so, explain lang po tayo konti kung ano po mayroon sa kanya, okay? So, of course, nilagay na natin yung battery. Meron po tayong switch. So, switch natin, usually, pag kulay pula, electronic switch siya. So, pwede po natin kontrolin yung takbo niya na matagal o pwede po natin mabinsa. Okay. Then, mayroon po siyang lever dito. So, yan po ah. Hindi po talaga makita. Okay, dito na lang. Okay? Mayroon po siyang lever dito. So, para po yan sa forward and reverse na function. Okay? Forward and reverse function. So, of course, SDS plus rin yan. Pag salpak natin, SDS plus. So, salpak lang. Okay. Pag tatanggal, push lang. Okay. So, next. Mayroon po tayong selector dito, di ba? Ang tinatawag natin na clamp handle. Okay, clamp handle po tawag natin dito. So, mayroon po siyang apat na seleksyon. Okay. So, laborin natin konti. Mayroon mga baguhan dyan o nakalimot. So, of course, laborin natin konti. So, kung nakansin nyo po yung kulay-kulay, yan po yung naka-aro. Okay? Yung pinaka-lock. So, pag na-lock na po natin dyan, yan. Hindi na po siya iikot. So, yan po na position is chipping. So, chipping lang or pang-demolition lang. Okay? So, 3 mode po siya. Pero may apat po siya na function. Pero 3 mode function lang talaga siya kung mag-trabaho na tayo. So, chiseling or demolition. Next. Yan po. Okay? Chiseling and rotary na po siya. Okay? Okay? Chiseling and rotary. So, next po. Ang pangatlo. Okay? Yan po yung pangatlo ay rotary lang po talaga. So, wala nang fitting, kung dito ito parang kung dito ito. Okay? So, yung pabutas na lang po talaga siya. So, pwede po natin yan gamitan ng adapter dito or yung drill bits na pwede pabutas sa kahoy, bakal, simento, yan. Okay? Pwede po yan. Then, of course, kung may hammer po, simento lang po talaga. No? Hindi sa pwede kahoy, bakal, okay? Simento lang po talaga po pag may hammer na po. Okay? So, of course, pag hammer na, hindi ako talaga pwede sa pang butas. Hindi, pang tibag na lang po talaga siya. Ba? Okay. So, yung pang-apat po na seleksyon niya, lagay lang po natin yung kulay pula dyan. Tutok lang po natin yung kulay pula. So, yan po, nakatutok yung kulay pula. So, halimbawa po, at yung talim nyo, pwede nyo po iikot dyan. Okay? So, yan po. Kung ano po yung position na gusto nyo po. Halimbawa po, nakaganyan yung tools nyo, naka-flat. So, i-flat din po natin yung talim natin ganyan. Pwede po natin i-pili dyan. Okay? Pero kailangan po, i-lock natin sa may chiseling function na siya. Okay? So, chiseling function lang. Halimbawa po, gusto nyo lang ganyan yung pag tira nyo po, patagilid. Okay? Or, kung gusto nyo po flat, yan. So, yan. Okay? So, nag-lock po siya. Steady na po siya dyan. Okay? So, yun lang po yung pang-apat na selection niya. So, tawag natin dyan is rotation stop. Okay? Rotation stop po yan. Na pwede po natin masilik yung gusto natin position. Okay? So far po, napakabilis lang ngayon yung topic natin. So, salamat sa inyo na hindi umalis. So, of course, wala na tayo nakalimutan, no? Na specs na dapat natin i-discuss sa inyo. Ayun, pwede pa pala tayo magtrabaho sa gabi. Yan, okay, di ba? Yan. Pwede po tayo magtrabaho sa gabi kasi may ilaw po siya. Okay? So, nandito po yung lead light niya. Para kahit walang ilaw po, may ilaw po tayo, pwede po tayo magbutas. Okay? So,
wala na tayong nakalimutan, baka may nakalimutan tayo ah. Kung may nakalimutan man tayo, so say comments dyan. Maraming sasagot dyan kahit hindi na po ako, okay? So, of course, dan na po tayo dyan. So, ulit, shout out sa inyo lahat, magandang hapon sa inyo lahat. And, tuloy-tuloy lang po natin yung pag-subscribe at saka pag-panood ng mga video natin doon sa Boss Miyong, Boss Pan Channel. And, avail nyo pa rin po yung ano natin, no, nung free pick-up and delivery natin sa service. So, tuloy-tuloy po yan sa mga warranty. Okay? Hanggang December pa rin po yung warranty natin, ha? Na free pick-up and delivery. Okay? And then, yun nga po, huwag kalimutan po yung Bosch BE Connected app natin. So, registered lang po kayo dyan. Download lang po kayo via iOS po, via Apple app. Oh, ano ba yun? App Store. App Store. Tapos, yung Android po, via Play Store. Okay? So, mas maganda po sa Play Store nga rin. Okay? So, done. Okay, so done. Alam ko, nag-aantay kayo para doon sa may exam natin or Q&A natin. Okay? So, limang question. Kung nakinig po kayo mabuti, madali lang po ito sumagot. Okay? Game na ba? Tanong po muna tayo kung game na po. Kasi baka mamaya, mayroon po dyan, hindi pa ready, sayang po. Hindi sila makasagot kagad, baka maunahan ng iba. Okay? So, yun nga po. 40 points po ito. Via BE Connected account or app. So, makukuha nyo po ito, ipipm ko po kayo para makuha ko po yung account nyo. Then, i-credit po ito sa may account nyo. Okay? So, first question. Okay, game. Anong cordless tool ang pinakita ko sa inyo ngayon? Okay? Anong model po ito? So far, di naman makita kasi malayo, di ba? So, anong model po yung cordless tools natin na pinakita sa inyo ngayon? Okay? Anong model? Okay, pwede na po sumagot. Start na daw eh. Game na daw, okay? Bots Andola, GBH 180 Li. Wow, galing ni Bots. Ang bilis. si Bots siya ba talaga nanalo? Sige, basta. Grabe, si Bots agad sumagot. Ang bilis ah. Sige, game. Wait lang ha, kukunin ko lang yung ballpen ko baka makalimutan ko eh. Okay? Kailangan ko ma-record yan. Lima pa naman to, baka mamaya makalimutan ko eh. So, si Bots, I think si Bots nga. Okay? First. Hey, apat pa. Habol yung iba. Game ulit. Okay. Ready. Assuming lang to ha, hindi naman to talagang perfect na question. Pero may sagot ako na yun talaga yung tama sa akin, of course, di ba? Pero assuming lang to, paunahan pa rin to ha. Ilang kilo yung GBH 180-LI? Sagot! Yay! Game! Sir Terry Orita, alam ko mabilis sumagot to eh, pero nauli siya ngayon ah. Naunahan ka ngayon ni Bot Sir ah. Ilang kilo yung GBH 180? Terry Orita, wow, galing! Woo! Sabi ko na nga ba, mabilis to si Sir Terry Orita eh. Si Boss Terry Orita ang nakita kong unang sumagot, no? Okay. So, si Sir Terry, number 2. Okay? Alan kayo, umabol din. Okay. Game. Nakauna din, sabi ni Sir Terry. Game, ready na ulit. Fire, next. Pangatlong. Hindi pa, may sumasagot pa eh. Baka delete yung internet nila.
siguro malakas yung signal ni Boss Terry, kaya ano siya kagad, nakakasagot kagad. Okay. Game na. Okay, game na. Game na. Game na ulit. Okay, game na ulit. May nagla-like na eh. Game. Fire. Pangatlong katanungan natin. Ito, mas mabilis din to. Pero medyo matagal sa isulat. Anong bagong app natin kung saan mayroon tayong rhythm points? 1, 2, 3, game! Anong pinakabagong app natin na ngayon na mayroong rhythm points? Jose! Si Sir Jose ang nanalo. Okay, si Sir Jose ang nanalo. I think perfect niya kaya yung sana siya. Wait lang ha. Tingnan ko lang. Wait lang ha. Tingnan ko lang kung tama yung sagot ni Sir Jose ha. Oh my goodness. Wait lang. Nawawala yung pwede ko naman i-review to. Si saan na siya? Sige, di bali na. Baka mamaya tumagal pa eh. Try, lagay ko lang muna ha. Pwede ko naman i-review mamaya si Sir Jose. Okay? So, siya yung mabilis na sumagot at napakahaba pa yung sagot niya. Kinumpleto niya talaga. Bosch B connected. Okay? Bosch B connected daw talaga ang sinagot niya. So, ang answer ko nga dyan, kahit na be connected lang. Pag be connected lang, okay na yan. Pero sa kanya, may Bosch be connected pa talaga. Okay? So, yan yung bagong apps natin. Be connected. Bosch be connected. So, thank you, thank you. Okay, game. Pangilan na yun, pangatlo. Of course, tatlong tao pa lang, no? Ready na uli. Pang-apat na tayo, pang-apat. Ready? One. 2 3 Ano yung pinaka topic natin ngayon? Yung pinaka topic natin ngayon ha? O ano yung pinaka topic natin ngayon? Topic na talaga. Okay? So nabanggit naman natin lahat, di ba? Kanina nabanggit naman natin lahat kanina. So kung napakinggan nyo, of course, alam na alam nyo 'yon. Okay, sagot na. Game. Abang ako mabuti ha. Hindi na gumagana to. Si Glenn Liedo. Wow, Glenn Liedo nanalo. Si Sir Glenn na naman. So, 4. Si Sir Glenn ang nanalo. Sa cellphone ko ha. Yan ang nakikita ko ha sa cellphone ha. So, yun, tama yun. Not working power tools, okay? Or not working lang, pwede na. Mahaba na kasi pag dugtungan pa ninyo. Not working lang, pwede na yun. Yun yung sagot doon, okay? So, thank you so much sa mga participating members natin dyan. Of course, last question na tayo. Number 5. Okay, number 5, last question. So, abang-abangan natin ulit kung ready na kayo dyan. Say lang ulit, ready or go? Last question. Pang lima. Sino kaya maswerte nitong limang question na to? 40 points po ito ha, via B connected. So, yun nga. PPM ko kayo para po makuha ko yung account nyo din. Doon po i-credit ito sa account nyo. Pero sabihan ko rin kayo kung na-credit na po. Okay? Game! Number 5, Q&A natin. 1, 2, 3. Ano yung name ng YouTube channel ko? Okay? Game.
Ano yung name ng YouTube channel ko? Ano yung YouTube channel ko? Okay? Madali lang, di ba? Madadali lang mga question, no? Nahirapan ba kayo o simple lang? Sabihin nyo lang kung simple lang ha, pahirapan natin sa sunod. Joke lang. Joke lang, joke lang. Madali lang na question para mabilis kayo makasagot. Wala pang sumasagot or hindi lang din tumatakbo yung sa cellphone ko. So sumagot si Alan Kai. Si Sir Alan, kaso lang hindi kumpleto. Si Sir Ian Haruda sumagot din. Si Sir Jose Mario na naman. Okay. Myung Boss Pan Channel or Myung Boss Pan. Of course, channel ha. Nandun na yun eh. Myung Boss Pan. Tama lang yan. Myung Boss Pan. Si Sir Jose Mario. Congrats guys. Jose Mario. Jose. Wait lang. Lagay ko. Jose Mario. Okay. So, si Sir Terry, Myung lang. Sir Terry, ako lang, Myung lang. Ah, okay. Inulit ni Sir Terry. So, Myung Boss Pan Channel. So, congrats sa inyo lahat. Sa mga nanalo. Pero, i-review ko pa rin ito. For sure. Bago natin bago ko isa-isa kayo PM, no? Para sigurado, baka mamaya, mali lang yung tingin ko sa cellphone ko. Diba? Makikita naman natin kung sino yung unang sumagot. Tsaka yung sino yung tama. Okay? So, yan. Congratulations sa inyong lahat. At again, magandang hapon. And keep safe. Healthy. Doble pa rin ingat. Okay? So, see you uli sa susunod natin na session. So, yun nga po. Way back every Friday. Live natin. 3 PM habit. So, tuloy-tuloy lang po yung pagturo natin sa inyo ng mga basic diagnostic ng power tools para po may idea rin po kayo kahit sa inyo lang po na sarili nyo. Okay, so hindi nyo na po kailangan na dalhin sa service center lalo na po kung mga malayo kayong lugar. So at least may idea na po kayo, pwede nyo buksan, pwede nyo i-check. Okay, so pwede naman po tayo mag-order ng parts na online. So mayroon po tayo dyan online na mga service center, si Tool Aid sa Cebu, dito po sa may Manila, si Tool Care at saka si Altstar. Okay? So, again, maraming salamat sa inyo at magandang hapon. Bye-bye!